Kasi solido siya, living witness ka. So kung may isang krimi na nangyari, nakakita ka doon, eye to eye talaga kayo ng suspect, kita mo talaga yung mukha niya, lalong-lalo na kung kilala mo yung suspitsado, anak ko, talagang sureball na sureball yung kaso. Talagang panalo talaga yan. Pero yung kaso, mga kaibigan, na nakuha lang doon sa mga pinagtagpi-tagpi or mga circumstantial evidence, mga istorya na kumbaga sa dulo, eh posibleng ikaw, wala pong kasiguruhan yon. Circumstantial evidence. So kailangan talaga physical. First-hand information and a person with direct knowledge. Yun talaga ang sulit na kaso. Kaya sa aspetong anong nangyari kahapon, doon mga kaibigan sa hearing, wala po tayo doon, kaya second-hand information ang dala ko. Kaya pasensya na po. Nakaantabay pa rin tayo kung anong mga update doon. At I'm sure na siguro anytime maglabas ng official statement kasi napakarami ang nakaabang. Kagabi nga mga kaibigan, iwan ko na lang. Grabe ang mga text messages. Ano na ang nangyari sa kaso? Pasensya na po. Wala akong mai-reply kaya hindi na lang ako nag-reply. Wala naman akong masabi. Kasi ang masabi ko lang is antay lang tayo sa official statement ng Kappa Legal Team. Wala kayong makuha sa akin eh. Kahit na yung mga kaalyado natin na mga radio stations, social media, iwala din. Siguro, ngayong araw na ito, may matanungan na at makakuha naman tayo ng update. May official statement din mga kaibigan, ang ating Kappa Media Team Head na si Dr. Board Member June Blanco, no, Arvin Malasa. Basahin ko itong official statement niya, ha. Palabas yan ang statement mga kaibigan eh. Dahil nga sa itong andaming nakaantabay na mga kababayan natin, mga kapamilya na gusto nilang malaman kung ano ang nangyari sa hearing na yon. Andito po may inilahad na statement si Board Member Dr. Arvin June Blanco Malasa. Basahin ko lang din. Sabi niya, "Hi mga kapamilya, busy lang jud ko. Sabi niya, ang SEC versus Kappa sa DOJ magkaiba sa ginagawang pag-aayos. Ay, salamat Kevin Movers. Grabe talaga itong batang ito. Makapagbigay ako nito ng pangagahan niya. Salamat, may kape ako dito. Thank you so much, Ben, ha. Ang SEC versus Kappa sa DOJ magkaiba sa ginagawang pag-aayos ng mga papers para ba legitimize ang Kappa. So anytime na matapos ang papilis, magbabalik ang Kappa ng mas matibay na wala nang makakasira sa Kappa. Maganda ang sistema, wala nang mahabang pila kasi ATM na. Kaya wag na mag-alala sa SEC versus Kappa kasi individual yan. Gawin natin patuloy na manalangin ng may malinis na puso at pagtitiwala sa Diyos na bigyan ng knowledge and wisdom, good health ang ating mga opisyalis, lalo na ang ating founder, Pastor Jewel Apolinario, at ang mga nakaupo sa bawat mga agencies na pinapasahan nila ng papilis na lalong mapabilis matapos ang mga papilis natin na ma-legitimize. Don't worry kapamilya, Kappa soon to be rise. Huwag lang tayong mainip at hintayin natin ang live pastor, ang live ni pastor
Siya lang ang tanging makabibigay ng legit news. Wala nang iba. Ang sa atin, dito ibibigay lang ng lakas ng loob. Bawat isa, kapit kamay, laban. Walang susuko na makamtan natin ang tagumpay. If God is with us, who can be against us? Sabi po ng post statement mga kaibigan ni Dr. Board Member Arvin John Blanco Malasa. Okay. Totoo nga po yun. Kasi sabi ni Pastor nung mga about 2 weeks ago sa kanyang pagsahimpapawid, sabi niya, kahit na may kaso ang kapa, kung sakaling mailibit sa korte, yung kaso ng SEC against kapa, hindi po hadlang yun upang babalik si kapa. Kahit na may kaso, harapin natin yung kaso, pero pag matapos na yung mga dokumento para ma-legitimize itong maligal itong ministry natin, itong kapa, wala pong makakapigil doon. Magbubukas po ang kapa. Yan po ang sabi ni Pastor Joel Apolinario sa atin mga kaibigan. Kaya huwag kayo mag-alala at magiging atat na atat. Tingnan din natin ang post ni Pastor Bong Encarnacion kung may official statement ba siya sa mga usaping ito. Pero antabayanan siya kasi sabi niya magprograma siya ngayon. So may official statement din si Pastor Bong Encarnacion, ang Kapa Provincial Coordinator natin dito sa Kidapawan at saka North Cotabato. Mga kaibigan, huwag kayong mag-alala. Antabayanan po yung mga update mula mismo kay Pastor Bong Encarnacion, mga kaibigan. Ganyan lang. So, standby lang mo ha. Kay Basin Bernis Caron, ugma Sabado, makakuha tag ang mga latest update niya. At the same time, padayon na nga itong pag-ampo. Ang kinahanglan tag pag-ampo, yun, kinasingkasing ang pag-ampo, gikan karon hangtod na sa Pizza 27. Kay maumanay ang target nga adlaw nga magpagawas og resolusyon ang DOG panel sa kaso sa SEC Bato Kapa. So human naman, tapos naman ang ipahigayon nga preliminary investigation. Akong i-recap mga higala, July 5, gisugdan mga higala ang kadtong preliminary. Human nga gihatagan og napulo ka adlaw, pagsumiti og counter affidavit, kay nagsumiti naman og kaso ang SEC ngadto mga higala sa kining DOJ. So ang nitabo, gi set ang preliminary investigation July 5. Sa July 5, medyo sarambaw kay inay nga alauna sa hapon ang kaso, gihimo nilang alas 10. So muna nga wagin maka-appeal ang atong legal team ni Anto. Sa ikaduha nga hearing mga higala na itabo Agosto 5, nagsumite og counter affidavit nya wala may naitabo nga hearing ni Anto, gumikan kay wa mitunga ang SEC. Sa moto nga nagpetisyon, nagresolusyon, nagsumite og request si Attorney May De Binagracia nga ilipat ang katong binyo sa preliminary investigation dito sa Sarangani Provincial Prosecutor's Office. So gigrant po do. So moto nga nahitabo mga higala ang katong pagsumite sa counter affidavit o mga testimonya sa mga respondents, sila si Pastor Joel Apolinario and mga officials, 30 ka mga officials mga higala sa Kapa. Niyan itong July 29. Wala gyapon mitunga ang taga-SEC. So nagsumite og counter affidavit and mga testimonies, evidences ang Kapa legal team. So kagahapon dayon, ikaupat nga hearing mga higala, Agosto 15, naka-schedule to nga doon na nagyoy pag-atubang tali na sa complainant o respondents. So dito mga higala, ang taga-SEC o ang Kapa legal team. Pero so far, wapatay update, ana. Anto pang kumpirmahon kung unsa ginahitabo
mga katikaran kagapong adlawa. Ato nang paabuton, pinaagi sab sa official statement sa SEC, sa KAPA legal team, o binbaka sa panel of prosecutors. So ato nang paabuton kung unsay naani adto. Kung unsay nahitabo gyud kagapong adlawa mga higala. So karong Agosto 27 moy hakahaka ha, hakahaka lang. Wa pa man nga magpagawas og resolusyon ang Department of Justice itong panel of prosecutors may kanabutan sa gidungog nga preliminary investigation mga higala. Duhay dag-anan-ana, duhay padulungan. It's either nga ilahang ibasura ang reklamo. So kung mabasura mga higala, daog ta. Pero kung makita sa panel of prosecutors nga doon ay prima facie, doon ay benefits of the doubt, posibleng ilang isang at sa korte for proper court hearing. Pero sige lang, kung mo abot man galing sa korte, wa man na nagpasabot, ngasala na ang kapa. Still, innocent pagyapon, innocenti pagyapon mga higala ang kapa. At least, kung mahimong proven guilty, kung mapildi sa kaso. Pero taas pa kayo ng proseso. Pero bisan pa man lagi niya na, kung doon natin kaso mga higala, andam na ang kapa nga muabli sa panahon nga matapos ang iyahang pagproseso sa mga gikinhanglang mga dokumento base sa gi-required na to sa gobyerno. Muna gipasalig mga higala sa mga kadagkuan sa kapa, founder Pastor Jewel Apolinario at mga kapa heads, mga kaigsuunan. Kadali kayo kay dunay update mga kaigalaan sa Kapa Global. Basig na ay okay. Sige, pabuto na to na, no? Pabuto na to na mga kaigsuunan ang update unya puhon. Para sa ingunya na nga atong masayran ang mga katikaran kagapon. Kadaghan kay excited. Daghan jud kay mga higala ang gustong masayod kung unsa na nahitabo niya napay uban daog na wala pa magpagawas pa og resolusyon mga higala ang kapa kapa na mahinoon ang Department of Justice katong panel of prosecutors magpagawas pa og resolusyon ngunit itong pabuton wag naman masyadong atat na atat kayo ha. Okay, padayon ta sa itong pag-abaraguban sa Tulumanon. Good morning kay Brother Jupri Antipuesto. Isa sa mga sponsors natin. Ipasalamatan natin mga sponsors natin, mga kaibigan, no? Ang mga sponsors natin na patuloy na sumusuporta at nagbibigay din ng kaunting tulong para sa ating mga kababayan, especially sa mga nangangailangan. Kahapon, grabe ang pumunta dito mga kaibigan sa istasyon upang manghingi ng tulong. So yung mga naibigay ninyo na sponsorship dito sa ating programa, kayo po nagbigay ng 500 pesos, isang buwan na po yun na acknowledgement, sponsorship ninyo, eh nakatutulong yon mga kaibigan doon sa mga nangangailangan. Kung ipabati ninyo karong taon-taon, kining mga pagpasalamat no sa atong mga kaigsuunan, no, at least nga atong i-report sa atong mga kaigalaan kung asa padulong, especially ang mga membro sa KBFC Kuya Bong Fans Club, labi na sa mga kaigsuunan nato sa mga kasityuhan, kabarangayan na naabot ni Brother Dundun Awi Paminaw. Kahapon andun daw siya sa plaza, wala pala siya sa plaza, andun pala siya sa bundok. Ganun pala yun doon. Ikaw talaga, oo. Napakarami mong mga talinghaga. Para kang si Kristo. Maraming salamat po sa ating mga sponsors. Sila si C923-23, Jopre Antepuesto, Jing Villafranca Magay, Cuny Villanueva, Ros Paraico, Orobilin Cabante Gionzon, Hanilin Calamba, Rupina Mahinay, Nelde Trehidor Cortez, Mary Cabatino,
BMZ Special Delicacies sa Kabakan. Kumusta mga taga Kabakan? Bibo din sila diha karon. Bernabe Moya, salamat. Beth Aisawa, all the way from Japan, maraming salamat ma'am. Si Nesmar Mapalo, salamat po. Kay Mr. Rodriguez at kay Miss Cherry N, maraming salamat po sa inyo, sa inyohang suporta dito sa programang Barug Ka Pamilya. Okay, basahon sa nako ni mga mensahe nini, kadaghan na kayo ha. Oras alas 7:43. Standby mo karon taud-taud mga igala sa programa ni Pastor Bong Encarnacion, ang isumbong kay Bong Encarnacion. Din inyo sa mabati mga igala ang update sa Kapa, and then mga katikaran usab sa kining Kuya Bong Fans Club. Ay mga